Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Nilalang na kakaiba na kung tawagin ay aswang. Ang sabi nga ng iba, saka na sila maniniwala kapag sila na mismo ang makakita. Meron nga tayong kakaibang kasabihan na to see is to believe, and believe and you will see. Pero para sa akin, bilang isang anak ng albularyo, ay 100% na naniniwala sa mga iba't ibang uri ng mga nilalang. Lalo pat akin mismong nakikita at nakakasagupa. Isang uri ng nilalang na kung tawagin nga ay isang aswang. Mapagpalang araw sa lahat ng mga kakaibi at sa tagapagbigay buhay ng aking kwento na si Kabanong. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dino. Nakatira ako sa liblib na baryo dito sa Kabisayaan. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento nang ako ay hinahasa pa lamang ng aking itay sa panggagamot. Itay, magpenga na kaya muna kayo. Kanina pa tayo naglalakad ah. Abay, malapit nang maputol itong suot kong tsinelas yun. Ang haba-haba na ng nilakad natin. Ang sakit na rin kaya ng mga paa ko. Tumahimik ka nga din, oh. Kay lalaki mong tao, napakareklamador mong masyado. Nababakla ka na ba? Subukan mo lang dahil matitikman mo talaga ang ginawa kong latigo. Hindi, otay. Sino ba naman ang hindi magre-reklamo gayong halos 3 oras na otay naglalakad dito sa daan, eh? Masakit na mga paa ko, tay. Awa ka naman sa akin. Ay, nako, magtigil ka din, oh. Umaandar na naman yung katamaran mo, eh. Di sa paglalakad, nagre-reklamo ka pa rin. Eh kasi naman tay, bakit daw palagi na lang tayo nagpupunta sa bundok ng dapdap na yun? Para lang hasain mo akong manggamot. Eh marami namang mga bundok dito na mas malapit. Kapag ikaw hindi ka tumahimik dyan, Dino, tutuluyan na talaga kita eh. Isang linggo na kitang hinahasa upang manggamot pero wala ka pa rin natututunan. Sermon sa akin ni Itay, kaya kagad na akong tumahimik. Lalo pat alam kong hindi ganun mapagbiro si Itay. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na kaming makarating sa aming destinasyon. Kagaya pa rin sa mga nakaraang mga araw, tinuruan ako ni Itay kung paano makipaglaban, physical man o sa mga orasyon. Kung kaya't naisipan kong seryosohin na lamang ang lahat dahil kapag ipinagpatuloy ko pa rin ang ganito, ay tsak aabutan kami ng ilang linggo sa pagsasanay. Kapag tuluyan mo ng mahasa ang itinuro ko sa iyo, bibigyan ka agad kita ng pauna mong gagawin. Alam kong may darating sa ating buhay upang manghingi ng tulong kung kaya't ipagkakatiwala ko na sa iyo yon, Dino. Hindi pa nga ako tuluyang natututo, Itay. Tapos bibigyan mo na kaagad ako ng panibagong pagsubok. Paano na lang kung matuluyan ko yung magiging pasyente ko? Patay ako niyan. Kapag nga binalas, oh, ang hirap magkaroon ng anak na may sinto-sinto. Wika pa ni Itay bago ako nito iniwan at nagtungo sa aming daladalang bag upang uminom ng tubig. Napangisi na lamang ako dahil alam kong sobrang pikunin talaga ni Itay. Ang totoo naman talaga ay meron na akong natutunan sa mga itinuro ni Itay sa akin. Hindi ko lamang gaanong siniseryoso dahil natatakot ako na baka sa akin na ipapasa ni Itay ang panggagamot. Lumipas pa ang mga oras hanggang sa matapos kami. Kung kaya't nagsimula na kaming mangalap ng mga halaman upang ihalo ni Itay sa kanyang mga langis at ipangtapal sa mga may karamdaman. Katulad na lamang sa mga namamagang parte ng katawan ng tao o di kaya sa mga batang nabalian at kung ano-ano pa. Bakit ba kasi kailangan mo pa akong turuan ng panggagamot, Itay? Gayong hindi pa naman kayo gaanong katanda. Saka malakas pa naman kayo ah. Kayang-kaya niyo pa manggamot. Eh anong kayong kung hindi pa ako matanda? Masama bang turuan kita ng panggagamot? Para naman kahit papaano eh, may silbi ka na rin naman dito. Abat, hinayaan na nga lang kitang hindi na pumasok sa paralan sa kadahilan ng malayo.
Eh, hindi ka naman din nagtrabaho gayong nasa kolehiyo ka na. Eh, sobra naman po kayo, itay. Hindi ba pwedeng magpapahinga lang? Saka wala naman pong yumaman dahil sa edukasyon ni tay. Nasa sipag at diskarte yan sa buhay. Diskarte sa buhay baka mo? Eh, ang tamad-tamad mo nga eh. Napaka-reklamador mo pang bata. Ewan ko na lang talaga sa iyo, Dino. Mabuti na lang talaga at wala kang kapatid. Dahil kung meron man at magmamana sa kasaltikan mo, eh mabilis kaming tatanda ng inay mo. Ay, grabe na talaga kayo itay sa akin, oh. Eh, siya nga pala, tay. Totoo ba itong narinig ko mula sa mga chismosa natin mga kapitbahay na meron daw nakitang aswang kahapon sa palengke? Dahil nilalantakan daw nito yung sariwang karni. Eh, hindi lang basta-basta chismis yon, Dino. Dahil totoong aswang ang matandang yon. Hindi lang maniniwala ang karamihan dahil sa pag-akalang may saltik lamang to sa utak. Napatango-tango na lamang ako sa sinabi ni itay. Kung isang matanda ito, hindi rin malabong nag-iisa lamang ang sinasabi ng mga tao at sa nakikita ko noong nagpunta ako sa palengke dahil inutusan ako ni inay na mamili ng karne upang lutuin sa maliit naming kainan. Nakita ko rin itong may nilalantakan na tila ba sariwang karne ng kung anumang klaseng hayop. Nakalagay pa ito sa isang supot kung kaya't bakat na bakat mula rito ang pulang likido. Ni hindi man lang nandidiri ang matanda sa ginagawa. Natakot pa nga ako sa mga sandaling yon lalo pat nang makita ng matanda na nakatingin ako sa kanya ay bigla ako nitong sinamaan ng tingin, bagay na ikinatakot ko. Uwi na tayo, Dino. Dala po na. Tsak pagdating natin sa pwesto ng inay mo eh, tapos na yun sa pagliligpit. Baka mahuli pa tayo. Baka akalain ng inay mo eh, hindi natin siya dadaanan. Opo, itay. Ay, siya nga po pala. Bukas na madaling araw eh, ako ulit ang mamamalengke ah. Magpahinga na po muna kayo ni inay. Abat, mabuti naman dahil meron ka ng silbi, Dino. O siya, uwi na tayo. Dahil baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Si itay talaga. Tamad lang ako mag-aral pero pagdating sa inyo ni inay eh, hindi ako tinatamad, no? Inismiran lang ako ni itay nang sabihin ko yun na siyang ikinangisi ko. Kagad din kaming umuwi ni itay. Tama nga ito nang hinala pagkarating namin sa pwesto ni inay. Tamang-tama ito, nakatatapos lang sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Tamang-tama ang dating nyo, Rigor. Dahil kung nahuli pa kayo ng ilang minuto, eh tsak eh, mauuna na akong umuwi. Eh, nakaabot din naman kami, Lenda. Yun ang mahalaga. Ako na po magdadala nito mga gamit mo, Nay. Nahilo na ako sa iba't ibang amoy nitong halamang gamot ni itay eh. Ay, wag mong gawing biro yung mga gamot ko, Rigor. Kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Nako, magtigil nga kayo mag-amar yan. Kahit na kailan talaga, walang araw na hindi kayo nagbabangayan. Ewan ko nga po ba dyan kay itay, inay? Palagi po akong pinagdidiskitahan eh. Ayaw niya lang tanggapin na kamukha niya ako at mas pogi nga lang. Napahagalpak ako ng malakas na tawa nang makita ko ang itsura ni itay na hindi maipinta. Kahit na si inay ay napahalakak na rin dahil sa nakitang itsura ni itay. Iwan ko sa iyo, Dina. Tamad ka na nga eh, hambog ka pa. Mas lalo lamang akong napahagalpak dahil sa sinabi ni itay. Pagkatapos ay makasabay kaming tatlo sa pag-uwi sa bahay. Kaagad kaming pumara ng jeep pero sa kasamaang palad ay puro puno na at pangdalawang pasahero na lang ang kailangan kung kaya't ang ginawa ko ay nakikiangkas na lang ako sa likurang bahagi ng jeep habang nakatayo. Dumaan pa ang ilang mga minuto. Nagulat na lang ako dahil biglang may sumigaw sa loob ng jeep kung kaya't nakarinig din ako ng pagpara. Pagkatapos ay biglang lumabas ang isang matandang babae na sa tansya ko ay nasa edad 70 na ito. At pamilyar ito sa akin. Nagulat pa nga ako dahil kamuntikan ako nitong mahagip. Mabuti na lang at kaagad akong nakaiwas. Dahil kung hindi, tsak,
mahuhulog ako. Nang umandar na muli ang jeep, ay hindi sinasadyang napasulyap ako doon sa matanda. Kamuntikan pa akong mahulog dahil sa pagkatakot at pagkagulat na makita ko kung gaano kasama ang tingin niya sa akin. Naguguluhan naman ako kung bakit ganun ito makatingin sa akin, sa pagkakala ko kasi ay wala naman akong ginawa sa kanya masama. Lumipas pa ang mga oras hanggang sa tuluyan na kami makauwi ng bahay. Ano po ba yung nangyari sa matanda kanina, Tay? Doon sa loob ng jeep? Bakit bigla yung sumigaw? Saka nagmamadaling bumaba? Eh gusto sanang magpapalipad hangin sa inay mo eh, kung kaya't inunahan ko na. Aba, kaya palang sama ng tingin niya sa akin, Tay. Akala ko kasi kung napano yun eh, bigla ba naman sumigaw? Saka kilala ko yung matandang yun, Tay eh. Siya yung nakita kong kumakain ng hilaw na karne sa palengke. Kilala ko ang matandang yon. Halos araw-araw yung dumadaan sa karinderya natin. Nung una, akala ko eh normal lang. Subalit habang tumatagal eh, naging kakaiba na rin ang ikinikilos nito. Sa tuwing dumadaan ito sa karinderya, tititigan muna ako nito ng ilang segundo bago tuluyang umalis. Eh mag-iingat ka sa matandang yon, Lenda. Isang manlalaso na matandang yon at nagpapalipad hangin. Alam ko, Rigor. Kaya nga palagi kong ginagamit ang mga itinuro mo sa akin ng mga orasyon upang maitaboy ko ang matandang yun eh. Eh mabuti naman kung ganon. Basta, mag-iingat ka lamang palagi, Lenda, ha? O siya, sige na. Mag-asikaso na tayo dahil paggabi na para maaga tayong makapaghapunan. Dahil may mga gagawin pa ako eh. Wika ni Itay, kung kaya't kaagad na rin akong kumilos at kaagad inalis sa aking isipan ang patungkol sa matandang nakasakay namin sa jeep. Kinabukasan ay tama nga si Itay sa kanyang sinabi. Habang nasa bundok kami ng dapdap, sinabi niya na may panauhin kaming darating. Dahil madaling araw pa lamang, meron ng kumakatok sa aming bahay. Nanghingi ito ng tulong kay Tatay Rigor dahil inaswang daw umano ang asawa nitong buntis. Hindi lang doon nagtapos dahil may isa pang panauhin, si Katiban, ang aming malayong kapitbahay at matalik na kaibigan ni Itay. Inaswang raw ang anak nitong si Hope. Buntis din kasi ito kung kaya't agarang inaswang ng nilalang. Isang uri ng gabo ng aswang ang gumawa nito sa inyo. Huwag kang mag-alala, paring Tiban. Ang anak kong si Dino ang sasama sa iyo upang gamutin ang anak mo. Siya na rin ang atasan ko upang maging bantay ng aswang na yon. Makaya ba nitong si Dino ang mga aswang na yon, paring Rigor? Hindi lamang sila isa kung hindi dalawa o tatlo, ha? Kakaibang uri sila ng mga nilalang. Alam ko yon. Dahil naita ko pa nga yung isa nang makita kong sumilip ito mismo sa bintana kung saan natutulog yung anak kong si Hope. Natamaan ko yung isa sa mukha kung kaya kung sino man ang may naging sugat o peklat sa mukha sa lugar natin, eh walang duda yun na siya mismo ang aswang. Mabuti pala kung ganon, Katiban. Madali lamang natin matutukoy kung sino ang aswang na yon na nanggagambala sa lugar natin. Huwag po kayong mag-alala, tutulong po ako. Saka ilang araw na po kong hinasa ni Itay sa panggagamot eh. Kaya kahit papaano po eh, may nalalaman na po ako. Eh mabuti naman kung ganon. O siya, ipapagamot ko na lang ang aking anak dahil hindi pa rin tumitigil kakayak si Hope eh. Sobrang sakit raw ng tiyan niya. O sige po, ako na pong bahala, Katiban. Sasama po ako sa inyo. Ako na rin po ang gagamot sa kanya. Agaran akong sumama kay Katiban. Kahit madilim pa lamang habang si Itay ay sumama doon sa kabila, si Inay lang ang naiwan sa bahay. Napunada tuloy ang kagustuhan kong ako ang maagang mamalengke. Kaya napilitan na lamang si Inay na siya ang gumawa. Pagdating namin sa bahay nila Katiban, ay pawis na pawis si Hope. Habang namimilipit pa rin ito sa sakit ng tiyan, kaagad kong inilapat sa noon niya ang aking palad at pinakiramdaman. Mukhang nag-iwan ng markang aswang na yun ah, Katiban.
Paniguradong babalik yun mamayang gabi. Kung ganon, ay makakatikim na sa akin ang tuluyan ng aswang na yon, Dino. Nagkamali siya ng taong inaswang. Hahaplasan ko lamang muna si Hope nitong dalakong langisa para mawala yung marka ng aswang sa kanya. At kung pwede, kumuha ka ng asin at kalamansi, Katiban, para ipainom natin kay Hope. Oh, sige, saglit lang. Kukuha muna ako. Anak, Hope, saglit lamang ha. Mawawala din yung pananakit ng tiyan mo maya-maya. Agaran ko ng ginamot si Hope. Hinaplasan ko ng langis at inurasyonan ng panalangin at pagtaboy sa mga masasamang nilalang. Maya-maya pa ay tuluyan ng nakatulog si Hope. Kung kaya't pagbalik ni Katiban ay hindi na namin napainom ang katas ng kalamansi. Hihintay na lang namin na magising ito. Kumusta naman ang pag-iinsayo mo sa bundok ng dapdap, Dina? Okay naman po, Katiban. Kahit papaano marami na ako natutunan. Yun nga lang, si Itay, palaging high blood sa akin dahil palagi ko na lang siyang naiinis. Napakaseryosong tao ng Itay mo, Dino. Hindi yan mahilig makipagbiruan. Dati-rati ang hindi ko talaga makakalimutan na nakipagsuntukan niyang Itay mo dahil sinabihan siyang mangkukulam ang nanay at tatay niya. Ganun po ba, Katiban? Paano naging isang aswang ang lolo't lola ko? Kagaya ni Itay, isa din naman sila mga manggagamot, Katiban. Sa'yo nang sinasabi sa kanya ng mga naging kaklase namin dati. Kaya yun, kamunti ka ng ma-ospital ang lalaking yon. Doon na ako napatawa dahil sa huling sinabi ni Katiban. Maging ako ay saksi sa pagiging seryosong tao ni Itay. Naalala ko pa nga noong bata pa ako. Nakatikim talaga ako ng isang matinding palo. Noong pinaglaruan ko ang mga gamot ni Itay na nakalagay sa babasaging maliit na bote. Nagpaalam muna ako kay Katiban. Sinabi ko na lang na babalik ako mamayang gabi para bantayan si Hope. Dahil baka na rin babalik ang sino mang aswang na posibleng aswangin si Hope. Pagkarating ko sa bahay ay walang katao-tao dahil nasa karinderya si Inay habang si Itay paniguradong nang gagamot pa rin. Kung kaya't naisipan kong magpunta na lang sa karinderya. Pagkarating ko doon, nakita ko kung gaano kaabala si Inay. Nagulat pa siya nang bigla kong lumapit sa kanya at nag-alok na tulungan ko siya. May nalanghap ka bang masamang hangin, anak? Himala at naisipan mong pumunta rito. Wala ka bang ensayo ngayon, Dino? Si nanay talaga . Ganun na ba talaga ako kasama niyong anak? Nakakasakit naman ho kayo ng damdamin. At saka si Itay nang gagamot pa rin. Mabuti na rin inay para makapagpahinga na ako sa kasungitan ni Itay. Ako'y tigil-tigilan mo sa pagdadrama mong yan, Dino. Tatamaan ka talaga sa akin. Mas mabuti pang tulungan mo nga ako rito. Total, tamad ka naman din mag-aral. Saka tigilan mo yung Itay mo. Sinasabi ko sa iyo kung ayaw mong makatikim ng pamalo kahit matanda ka na. Tutuloy na nga po, Inay. Saka huwag ka magsumbong kay Itay, Inay, ha? Saka Inay, bakit nandito yung matanda na nakasakay natin sa jeep kahapon? Ang sama makatingin sa akin Nakakatakot. Nang dahil doon sa sinabi ko, ay nakita ko ang pagkunot ng noo ni Inay habang napapatingin sa labas nitong karinderya. Maging ako ay napatingin na rin. Nakita ko matanda na nakatayo sa may gilid at diretsyong nakatingin kay Inay. Bigla kong kinilabutan sa paraan ng pagtitig ng matanda kay Inay. Titig na titig ito na parabang pati ang pagpikit ng mga talukap sa mga mata nito ay hindi na nagawa. Na parang takot ito na kapag pumikit ay biglang mawawala si Inay. Kanina habang papasok ako ay ganun na ang posisyon nito. Maging ngayon ay ganun pa rin. Kung kaya't agad kong hinila si Inay at pinapasok sa kusina. Dahil kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa matandang ito. Lalo pat sinabi ni Itay kahapon na isa itong manlalason at nagpapalipad hangin na rin.
Dito ka na muna, inay. Huwag kang lalabas, ha, hanggat sa hindi pa umaalis yung matandang yun. Mukhang may binabalak yata sa'yo eh. Malakas nga rin ang katub ko na may binabalak yun sa'kin. Dahil araw-araw na lang, eh, nandyan ang matandang yan. Eh, hinahayaan ko na lang, baka kako may saltik. Malalaman natin yan, ay. Ako na lang pong bahala sa labas, ha. Magpahinga po muna kayo rito. Sasabihin ko na lang sa mga tauhan mo na hindi ka pwedeng istorbohin. Ay, sige. Mabuti na rin at pumunta ka rito. Matutulog muna ako dahil nakakaramdam ako ng pagkahilo eh. Sumakit bigla ang ulo ko. Pagkatapos na sabihin niyo ni inay, ay pinahiga ko na siya saka ako nagtungo sa labas. Pagtingin ko kung saan naroroon ang matanda kanina, ay nakita kong wala na yon doon sa kinatatayuan niya. Iginala ko pa ang aking mga mata, pero wala na akong nakita. Kung kaya't naupo na lang ako sa pwesto ni inay kapag nagbabantay. Pero laking gulat ko nang bigla akong napatingin dahil pakiramdam ko ay may tao. Nakita ko nga ang matanda na nasa loob ng karinderya. Nakaupo ito at diretsong nakatingin sa akin ng masama. Kamuntikan pa nga akong mapasigaw kung hindi ko pa sana yun napigilan. Nakita kong walang umasikaso sa matanda dahil maging ang mga tauhan ni nanay na taga-serve ng pagkain ay takot sa matanda. Kung kaya't naglakas loob akong lapitan siya sa kanyang kinauupuan. Ano pong sa atin, Lola? Gusto niyo po bang kumain? Hindi ito nagsalita. Nanatili pa rin ang masama nitong pagtitig sa akin. Kung kaya't nagsimula na akong gapangan na matinding kaba sa aking dibdib. Kamuntikan pa nga ako mapaatras nang makita ko ang nakakakilabot niyang mga ngisi na sinundan ng maihinang hagikik na lalong nagbibigay kilabot sa buo kong pagkatao. Napakahalimuyak ng nanay mo. Lalong-lalo na ang kanyang nasa sinapupunan. Bakit mo itinago ang nanay mo? Ilabas mo ang nanay mo! Ano pong pinagsasabi mo, Lola? Anong nasa sinapupunan ang ibig mong sabihin? Ay nako, huwag kang magbiro ng ganyan, Lola, ha? Dahil hindi nakakatawa. Napakasarap ng nasa sinapupunan ng iyong inay. Tsak na mabubusog ako nito. Ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng sanggol. Bigla akong kinilabutan dahil sa mga sinabi nito, Kabanong. Lalo't may kasamang paghagikik. Maging ang ibang mga kumakain ay biglang napatayo at agad na lumabas. Bobo ako kung hindi ko kagad maintindihan ang ibig nitong sabihin. Sa sobrang galit na nararamdaman ko sa matanda, ay bigla kong napatayo, ay bigla kong nagtungo sa kusina. Basta-basta ko na lang dinampot ang malaking itak doon na siyang ginagamit para ipangtaga sa mga karning may malalaking buto na niluluto ni inay. Paglabas ko, ay nakita kong matanda na papalabas na ng pintuan na parabang nagmamadali. Hindi ko na ito naabutan pa. Nagmamadali akong hinabol pero paglabas ko ng karinderya ay di ko na kagad nakita. Marami ang taong naglalakad sa gilid ng kalsada at palagay ko'y humalo na ito sa mga tao. Galit na pumasok ako ulit sa loob ng karinderya at dumiretso sa kusina. Nagulat pa ako nang makita si inay na nagsusuka sa maliit na palikuran. Kaya kagad ko siyang nilapitan. Nay, okay lang po ba kayo? May masakit ba sa inyo? Anong nangyari sa'yo? Nasusuka lang ako, Dino. Hindi ko alam kung bakit. Eh, wala naman sana akong nakain kakaiba o panis. Pero pakiramdam ko talaga eh, ang sama-sama ng pakiramdam ko. O sige, Nay, magpahinga ka na po muna. Ako nang bahala rito sa labas. Hintay na lang natin si Itay na pumarito para sabay na tayong umuwi. O sige, ikaw na muna ang bahala dyan, Dino, ha? Ayusin mo sa pag-entertain ng mga customer para dito ulit babalik sa pagkain ng mga yon. Opo, Nay. Sige na po, magpahinga na po kayo. Lalabas na po ako.
At saka nga pala, Nay, huwag po kayong uminom ng gamot, ha. Sabay na po tayo mag-usap mamaya. Nakita ko ang bagyang pagtataka ni Inay sa sinabi ko. Pero hindi na ako nagsalita pa. Dahil ayaw ko munang biglain si Inay. Paniguradong hindi pa nito alam na nagdadalang tao siya. Baka bigla kasi siyang magulat at baka mapahamak pa ang bata sa sinapupunan ni Inay. Nakaramdam naman ako ng matinding pagkatuwa dahil sa edad ko nitong 21, ngayon pa lang ako magkakaroon ng kapatid. Panigurado matutuwa si Itay kapag nalaman niya ang patungkol dito. Mas lalo lang akong ginanahan magtrabaho. Tinutulungan ko na nga lang din sa pagsiserve ang mga tauhan ni Inay. Hanggang sa sumapit ang hapon ay dumating na si Itay para sunduin kami. Umuwi rin kami kaagad pagsara ng karinderya. Pagdating sa bahay ay nagtataka sila kung bakit pangiti-ngiti ako. Nay, wala na po ba kayong balak akong sundan para naman kahit pa paano eh may matatawag akong kapatid? Saka para naman kahit pa paano eh may maalagaan ako dito sa bahay. Sinasabi ko na nga, Barigor, nakalanghap ng masamang hangin yung anak mo. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi. Hoy, pagtigil ka nga din, no? Paano naman magkakaroon ka ulit ng kapatid eh, ang tanda na namin ng nanay mo? Diba, wala sa edad yan, Tay, Nay. Kapag si Nay hindi pa nagme-menopause, malaki ang posibilidad na mabubuntis pa siya. Abat, magtigil ka nga dyan din, no? Lagpas sa kalendaryo na ako, no? At saka kung meron man, edi hulog ng langit. Pero kung wala, abay sapat ka na para sa palaging pagsakit ng ulo namin ng tatay mo. Ay, dabi ka naman talaga sa akin, Inay. Nakakasakit ka talaga ng damdamin. Ayaw nyo nun, magkakaroon ulit kayo ng panibagong pasakit sa ulo. Sinamaan ako ng tingin ni Inay kung kaya't kaagad na akong tumahimik. Naisip kong saka ko na lang yun sasabihin dahil pakiramdam ko ay umatras ang dila ko. Sumapit na ang gabi, sabay-sabay kaming nagapunan, nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Naisipan kasi namin na magkwentuhan dahil Linggo naman kinabukasan. Hindi kami nagbubukas ng kalendarya dahil pahinga namin ang araw na yon. Habang ako na may masaya dahil makakapagpahinga ako sa pag-akyat sa bundok para mangalap ng halamang gamot. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi. Nagulat na lang kami dahil bigla na lamang may narinig kaming kakaibang huni mula sa ilalim ng aming silong. Abat, hanggang dito ba eh sinusundan pa rin tayo ng matandang yan? Hindi na nakakatuwa, ah. Ano ba ang kailangan sa akin ng aswang na yan? Sinasabi ko na nga ba't isa talagang aswang ang matandang yan? Ano nang gagawin natin, Rigor? Baka dahil sa buntis kay Nay, kaya hanggang dito ay sinusundan pa rin tayo? Abat, huwag mo akong pinaglololoko dino, ha? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Tama na yan. Ako na kakausap sa Inay mo mamaya, Dina. Ngayon mo ipakita mga natutunan mo mula sa akin. Kunin mo ang buntot pagirian sa may altar. Itabay mo ang aswang na yan. Agad naman akong sumunod dahil alam na rin ni Itay ang tungkol sa kalagayan ni Inay. Kagad kong kinuha ang buntot pagi na nakasabit lang sa altar. Saka ako bumaba sa silong ng bahay namin. Pagsilip ko mismo sa aming silong, ay nakita ko ang isang malaking baboy ramo. Nang tapatan ko ng liwanag ng flashlight ang mukha ng aswang, ay doon kitang-kita ko ang nakakakilabot nitong anyo. Lumalabas mula sa bunganga nito ang 4 na matutulis na mga ngipin. Tumutulo ang malapot nitong laway at nakakahilo ang amoy. May kasama pang bahid ng pulang likido ang laway nito. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang bumaling ito sa akin. At sa pagkagulat ko ay hindi na ako kagad nakagalaw. Maya-maya ay bigla na lamang ako nitong sinugod. Natumba ko at kasunod kong narinig ay ang malakas na pagsigaw ni Inay at Titay sa loob ng bahay. Dino, anong nangyari sa iyo? Diyos ko, Rigor, ang anak natin! Bilisan mo ang pagkilos mo, Dino! Hampasin mo na kagad ang aswang ng bitbit mong buntot, pagi!
Sandali, Tay. Ang lakas po ng aswang na ito eh. Kapag nahuli ko ito ngayon, Chuck, gagawin kong pamputahi ito bukas sa karinderyan ni Inay. Mabilis akong tumayo. Binalingan ko ang malaking baboy ramo habang nakaangil ito sa akin at akmang aatakihin na naman ako. Agad kong iwinasiwas ang dalakong latigo. Nakita kong napapatras ito na tila ba nahintatakutan. Pero napahinto ko sa aking ginagawa nang makita ko ang walis-tingting namin na nakabaligtad ang pagkakatayo. Agad ko itong kinuha at malakas na inihampa sa malaking baboy ramo. Pumalaw ito ng pagkalakas-lakas na tila ba isa itong ordinaryong baboy lamang na kinakatay. Binigyan ko pa siya ng isang malakas na hampas, kung kaya't napapalukso ang baboy ramo na tila ba napapasok. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palayo. Kapag bumalik ka pa rito kinabukasan, hindi na ako magdadalawang isip na gawin ka naming ulam. Tila, magtigil ka. Huwag mong gawing biro mga bagay na ito, ha? Lalo pat hindi sila mga ordinaryong mga nilalang. May mga kakaibang kapangyarihan sila na hindi natin mapapantayan. Sorry po, Itay. Siya nga po pala. Alam niyo na po ba kung bakit palaging sinusundan ng matandang aswang na yun si Inay? Alam ko na, Dina. Hindi lang ako makapaniwala. Umakit ka na muna dito dahil baka meron pang dumating na iba. Dito na tayo sa loob ng bahay mag-usap. Opo, nandyan na po. Lumipas ang gabi na masayang-masaya kami, lalo pat may bagong darating na biyaya sa amin. 3 buwang buntis na pala si Inay. Hindi lang ito nahalata dahil sa hindi naman inakala ni Inay na mabubuntis pa siya sa edad na 44. Kinabukasan ay gayon na lamang ang pagkadismaya ko nang sabihin ni Itay na mag-iinsayo ako. Pero dito lang sa mismong bahay namin. Kinakailangan ko raw kasi talagang matuto. Kailangan kong bantayan si nanay sa oras na manggagamot si Itay sa kabilang mga barangay. Sa umaga ding yon, biglang dumating si Katiban na aming kapitbahay. May pag-aalala ang itsura nito habang nakatingin sa amin. Nabalitaan ko nangyari kagabi. Totoo ba nangyari, paring Rigor? Oo, paring Teban. Siya rin ang umaswang sa anak mo. Alam kong babalik yun dito. Hindi magtatagal at magdadala ng mga kasama. Ihintayin natin ang araw na yon. Kung ganun kailangan natin paghandaan ang araw na yan, paring Rigor. Pasalamat talaga ang aswang na yung kagabi at hindi ko siya naabutan. Paniguradong bumisita na naman yung kagabi sa bahay dahil sumakita naman ang tiyan ni Hope. Pasensya na po, Katiban. Hindi na ako nakabalik sa inyo. Pumunta kasi ako kahapon sa karinderya ni Inay . Sinusundan siya ng aswang hanggang sa pag-uwi. Huwag mong alalahanin pa yun, Dino. Asya, uwi na muna ako dahil may lakad kami ngayon ng pamilya. Sige, paring Teban. Pumunta ka lang dito kapag may kailangan ka, ha? Dahil aasikasuhin ko muna si Lenda. Umalis din naman ito kagad dahil nga sasabi nito ay may lakad sila. Sinadya lang daw talaga ni Katiban na bumisita sa amin dahil daw sa nabalitaan nitong inaswang kami. At ang ipinagtataka ko lang ay kung saan niya ito nabalitaan. Ipinagpatuloy ko pa rin ang aking pagsasanay. Hindi na rin ako nagreklamo pa dahil para sa aking inang itong aking pagsasanay. Dahil gusto kong bantayan ito, lalo pa ngayon na buntis siya sa matagal to ng inaasam na kapatid. Hanggang sumapit ang tanghali, ay nagulat na lang ako dahil bigla kong nakaamoy ng kakaiba. Amoy na pamilyar sa akin. Bigla kong kinabahan ng makaramdam ng kakaiba. Kung kaya't kagad kong kinuha ang bagong hasa kong itak na nakapatong lamang sa may malaking bato na sa aming bakuran. Nakalagay pa ito sa kanyang kaluban. Agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid at nagulat ako nang makita ang matandang babae. Nakatayo ito sa hindi kalayuan habang nakangisi na naman na nakakakilabot. Pakiramdam ko kaba nung biglang nagtayuan ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan dahil sa sobrang pagkakilabot nang maramdaman ko at makita na parang may masama siyang binabalak. Dito ko lang nalaman na walang pinipiling araw ang aswang na ito.
Malas pa dahil wala si inay at itay. Mag-isa lamang ako nagsasanay. Nagulat ako nang bigla itong naglakad papunta sa daan kung saan patungo sa sentro ng aming lugar. Hindi pa rin nawala ang malakas na pagkabog ng aking dibdib sa pag-aakalang lulundagan ako nito. Pagtalikod nito ay nakita ko ang mga sugat sa likurang bahagi ng braso na matanda. Nanlaki mga mata ko nang malamang siya ang aswang na sumugod sa amin noong gabi. Siya ang baboy ramong yun. Nang makauwi na ako sa bahay at naroon na rin si inay at itay, kagad ko itong ikinuwento. Sa susunod na babalik yun dito, tuluyan mo na. Alam kong babalik pa yon. Hindi yung titigil hanggat di nakukuha ang kanyang gusto. Nakakatakot talaga itay. Akala ko nga lulundagan na ako. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang din siyang umalis. Natatakot na ako, Rigor. Natatakot na akong maglakad mag-isa. Baka kasi tambangan ako sa daan. Wala palang pinipiling araw ang mga aswang na yon. Mapaumaga o mapagabi. Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na yan, Lenda. Dahil mula din sa araw na ito ay hindi na kita iiwanan. Pasasamaan na kita kahit saan ka man magpunta. Ako o hindi kaya si Dino. Hanggang sa sumapit muli ang gabi, bigla na lang akong nagising dahil may naramdaman akong kakaibang huni ng wakwak sa paligid na parabang naglilibot ito sa aming bakuran. Bumangon ako ng dahan-dahan. Pagkatapos ay lumabas ako sa kwarto ko. Dumiretso ako sa sala at nagulat ako na makita ko si Itay na nakatayo habang nakasilip sa labas. Ang kabila nitong kamay ay may hawak ng itak. Mukhang hindi nga yata talaga tayo patatahimikin ng aswang na yan, Itay. Sana pala tinapos ko na lang siya kanina nang hindi na makabalik pa ngayon. Huwag kang maingay, Dino. Puntahan mo ang nanay mo sa kwarto. Ikaw na ang bahalang magbantay sa kanya. Dahil sisiguraduhin ko na sa gabing ito, mawawakasan ko na ng tuluyan ang aswang na yan. Sige po, Itay. Tutulungan kita. Saka, bakit yan ang hawak nyo? Hindi ba't agaran din na maghihilom ang sugat ng aswang kapag itak lang ang gagamitin mo, Itay? Hindi lang ito basta-basta itak, Dino. May ibinabad ako ritong gamot para kung masusugatan ko man ang aswang na yan ngayon ay hindi na maghihilom. Hindi lang yon, pinabaran ko rin ito ng asin at kalamansi. Kung ganun, Itay, ako ang gagamit sa buntot pagi mo. Sige, gawin mo na kung anong gusto mo. Basta puntahan mo na ang inay mo sa kwarto. Ako nang bahala rito. Dahil sa sinabi ni Itay ay napanatag naman ang loob ko at agad na pumasok sa kwarto. Nadatnang ko si inay na tulog na tulog. Agad na binudburan ko ng asin at pawang ang bintana. Maya-maya ay nagulat na lang ako dahil sa biglang may mga kalabog mula sa labas ng aming bahay. Dali-dali akong lumabas ng kwarto para tingnan kung ano yon. Pero laking gulat ko nang makita ko si Itay nakaharap ang isang nakakakilabot na nilalang. Nakilalo ko kagad siya kahit kumulubot at mas pumangit pa ang kanyang itsura. Ang aswang na ito at ang matandang babae sa karinderya ay iisa. Siya naman ang sumasalakay sa amin. Nakadipa ito sa lupa. Parang nakatuwad at mabalasik na nakatingin kay Itay. Pero hindi lang yon. Mas nagulat ako nang may maaninag ako mula sa unahan. May isa pang aswang. Nakatayo lamang ito habang nakatingin kay Itay at sa matandang aswang. Mag-iingat ka po, Itay! May isa pang aswang sa banda ron! Hindi kita matutulungan dahil babantayan ko si inay! Hindi na ako sinulyapan pa ni Itay na natili lamang itong nakikipagtitigan sa matandang aswang na umaangil na sa pagkasabik sa gusto nitong makuha. Nakalanghap rin ako ng kakaibang amoy na tila ba nabubulok na karne. Pero bigla na lang ako nagulat nang marinig ko ang malakas na sigaw ni inay sa loob ng kwarto. Kung kaya't kaagad akong napatakbo papunta doon. Pagpasok ko, nakita ko si inay na tila ba takot na takot habang nakatingin sa bintana. Napatingin din ako sa bintana
At doon nakita kong isang mabalasik na mukha ng isa pang aswang. Pulang-pula mga mata nito habang nakatingin sa amin. Ang tutulis na mga ngipin nito at tumutulo ang malapot nitong laway. Nandiri ako dahil dinidilaan pa nito ang sariling laway na tumutulo. Ang itay mo, Dino, nasaan? Baka kung napaano ng itay mo sa labas. Nay, matapang po siya. Huwag ka mag-alala. Tulungan mo ang itay mo, Dino. Tulungan mo siyang makipaglaban. Hindi pwede, inay. Dahil kailangan kitang bantayan. Ikaw ang pakay nila at ang magiging kapatid ko. Hindi ko hayaang mangyari yun, inay. Diyos ko, ano ba nangyayari sa atin ngayon? Bakit naglipa na ang mga masasamang nilalang sa mundong ito? Kagad kaming lumabas dahil pareho kaming nag-aalala kay itay. Doon bumulaga sa amin si itay na nakikipagpambuno na sa matandang aswang. Kitang-kita ko kung paano hinataw ni itay ng malakas ang matandang aswang gamit ang itak. Maya-maya ay bigla na lang siyang nilundagan nito. Natamaan ang matandang aswang sa mukha kong kaya't pumalahaw ito ng pagkalakas-lakas. Akmang lulundagan na naman si itay ng matandang aswang, kaya sinalubong niya ito ng malakas na paghataw dahilan para mapatras ito. Ang itay mo, Dino! Tulungan mo siya! Maawa ka sa itay mo, baka mapahamak siya! Hindi! Hindi mapapahamak si itay, inay! Alam natin yan pareho! Hindi ako pwedeng lumayo sa inyo dahil baka sugurin ka ng aswang! Walang tutulong sa inyo! Hindi na muling nagsalita pa si inay. Inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid. Hinanap ko ang isang aswang na sumilip kanina sa bintana ng kwarto nila inay. Alam kong lalaki ang aswang na yon. Malakas siya kumpara sa matandang babae. Hindi ko lang nakilala ang mukha nito dahil na rin sa napakapangit nitong anyo. Muli kaming napatingin sa kinaroroonan nila itay. Bigla kong nagulat at may kasamang takot nang makita kong bigla na lang lumabas ang isang aswang na kanina ko pa hinahagilap mula sa madilim na parte ng paligid. Tulungan mo ang itay mo, Dina! Bilisan mo! Pero hindi kita pwedeng iwan dito, inay. Paano kung ikaw ang lusubin ng mga aswang na yan? Paniguradong hindi papayag si itay nun. Huwag mo akong problemahin pa, anak. Kunin mo ang buntot bagay sa loob. Basta puntahan mo ang itay mo. Napilitan akong bumaba ng bahay dahil ipinagtutulakan na ako ni inay. Mabilis na pumasok si inay sa loob ng bahay. Paglabas nito, ay bit-bit na niya ang buntot pagi kung kaya't kagad kong nilapitan si itay. Dahil natumban na rin ang biglang lundagan ng matandang aswang. Nagmamadali akong nilundagan ng aswang dahil ibinaon nito ang matutulis na kuko sa dibdib ni itay. Nagpambuno kaming dalawa. At nakuha naman ni itay ang tiyempo kaya nagawa niyang hatawin ng itak ang matandang aswang. Natamaan ito sa muka. Isa pang hampas muli ang ginawa ni itay sa matandang aswang hanggang sa naging sunod-sunod na ito. Nagulat na lang kami nang biglang lumundag papalayo sa amin ang lalaking aswang. Hahabulin ko pa sana ito pero pinigilan ako ni itay. Wag na anak! Hindi na natin niyang kayang abulin dahil sa angking bilis at liksin niyan. Nakita ko rin kung gaano kaseryoso ang mukha ni itay. Habang nakatingin sa madilim na parte kung saan nilamon sa kadiliman ang mga aswang na tumakas. Sinasabi ko na nga ba eh. Marina sabi ni itay habang nakatingin sa lugar kung saan tuluyang naglaho ang nakatakas na aswang. Gusto ko pa sana magtanong pero pinigilan ko na lang ang sarili ko. Lalo pat nakakatakot ang itsura ni itay. Ginapos namin ang matandang aswang. Habang si inay ay takot na pinapanood ang aming ginagawa. Nanginginig pa nga siya. Pagkatapos namin igapos ang aswang, nilapitan ni itay si inay at niyakap ito ng mahigpit. Naisipan namin na huwag munang galawin ang katawan ng matandang aswang. Dahil kinabukasan, kailangan muna naming ibalita sa aming mga kapitbahay ang tungkol dito para mapag-usapan kung ano ang pwedeng gawin sa katawan nito. Kinabukasan nga ay dumating ang ilan sa aming malalapit na kapitbahay. Tuwang-tuwa sila dahil nakapuksa kami ng aswang. Sabi nila, kahit papaano'y nabawasan daw ang mga nambibiktimang mga halimaw sa aming lugar.
napag-usapan din na sunugin na lang ang bangkay ng matandang aswang para tuluyan ng matahimik ang kaluluwa nito sa kabilang buhay. Natatakot ako, Rigor. Napatay na nga ang isang aswang, pero paano kung balikan tayo ng mga kasamahan niya? Huwag mo nang isipin pa ang mga bagay na yan, Lenda. Babantayan kita sa abot ng aking makakaya. Nandito rin ang anak natin. Mahusay na rin siyang makipaglaban. Kaya huwag mo nang isipin ang mga bagay na magpapasama sa dinadala mo. Hindi ko lang talaga mapigilang hindi isipin. Bakit nga pala hindi mo sinabi sa mga kapitbahay natin na may nakatakas pang aswang? O nga naman ni Tay, bakit hindi niyo sinabi sa kanila? Baka makatulong sila para matugis natin yung mga aswang na yon. Ako nang bahala sa mga bagay na yan, Lenda. Dino. O siya, huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Lalo pat makakasama sa iyo yan. Mas mabuting alagaan mo na lang ang iyong sarili at ang ating magiging anak. Pero natatakot ako, Rigor. Natatakot ako sa bawat mga oras na baka kahit sa pagtulog natin ay bangungutin ako. Lenda, hindi itong panahon para matakot. Kailangan mong maging matapang. Nandito naman kami ng anak mo. Hindi ka namin pababayaan lalo na yung nasa sinapupunan mo. Magkakamatayan muna kami bago kanilang magalaw. Lumipas ang mga araw. Naging matiwasay naman ang bawat mga gabing nagdaan. Hindi na muling bumalik ang mga aswang. Kung kaya't kahit papaano'y napanatag naman ang loob namin. Pero isang araw, nagulat kami sa balitang namatay daw ang anak ni Katiban na si Hope. Inaswang raw ito. Wakwak ang tiyan. Wala na rin ang batang matatagpuan sa tiyan ng babae. Kung kaya't kaagad kaming nagpunta doon sa bahay nila Katiban. Naabutan namin ang asawa ni Hope habang nakayakap sa walang buhay na katawan ni Hope. Hindi ko kayang sikmurain ang kalunos-lunos na nangyari sa kanila. Agad akong lumapit kay Katiban na nakatulala sa malayo na parabang may malalim itong iniisip. Nakikiramay po ako, Katiban. Pasensya na rin po kung wala man lang akong nagawa, kami ni Itay. Hindi ko lubos akalain na ganito ang sasapiti ni Hope. Kung sino man ang may gawa niyan eh, sisiguraduhin namin na magbabayad siya. Salamat, Dino. Huwag mo nang isipin pa yon. Laban namin ito. Ang ingatan mo yung iyong ina. Kailangan niya ang proteksyon niyo. Eh, nasan pa lang itay at inay mo? Nasa labas po, nasa bakuran. Habang kinakausap ang ibang mga kapitbahay ron. Eh, ganun ba? O sige, pupuntahan ko muna sila ha. Sige po, Katiban. Tumango ako at sinundan ko siya ng tingin. Bigla namang nangunot ang noo ko nang makita kung gaano kaseryoso ang mukha ni Itay habang nakatingin kay Katiban. Maya-maya ay tinawag ako ni Itay. Mataas ang boses niya na parabang nagalit kay Katiban. Uwi na tayo! Hindi na rin tayo makikipaglamay. Naintindihan mo ba, Dino? Pero bakit naman, Itay? Ano po ba nangyari? Huwag nang maraming tanong, Dino. Lenda, umuwi na tayo. At ikaw, paring Tiban, binabalaan kita. Sa oras na papatusin mo ang pamilya ko, hindi ako manghihiming patayin ka. Diyos ko, ano ba yung pinagsasabi mo, Rigor? Tiban, pagpasensyaan mo na itong kumpare mo, ha? Pagod lang kaya kung ano-ano mga sinasabi. O siya, sige, uuwi na muna kami para makapagpahinga. Sige, Lenda. Salamat sa pagpunta. Pagkasabi noon ay tumalikod na sa amin si Katiban. Magtatanong pa sana ako kay Itay kung ano ba ang nangyari, pero nanahimik lang ako. Dahil nakita ko si inay na sumenya sa akin na wag na akong maingay. Bukod kasi sa akin, mas kilala pa ni inay si Itay. Kung paano ito magalit. Nakakatakot talagang magalit si Itay. Walang sino man ang pwedeng magbalak na galawin siya.
Pagka-uwi namin ng bahay ay kaagad kaming sumunod sa mga pamahiin lalo pat buntis si inay. Nagpauso kami ng dahon ng suha na pangtaboy ng masamang espiritu kung sakaling sumunod ito sa amin. Lumipas pa ang mga araw na matiwasay ang lahat. Pinahinto na rin ni Itay si inay na magbukas ng karinderya dahil daw sa buntis siya. Saka na lang daw ulit magtinda kapag nakapanganak na. Lumipas ang 2 buwan na puro pag-iinsayo at paghahanap ng halamang gamot ang aking ginagawa. Palagi pa rin akong nakakatanggap ng sermon mula kay Itay. Hindi na rin kami nagpupunta sa bundok ng Dapdap dahil hindi namin pwedeng iwanan si inay na mag-isa sa bahay. Hindi na kaya babalik ang aswang na yun, Rigor? Matagal-tagal na rin buhat nang hindi na tayo nagagambala, ah. Yan ang hindi natin alam, Lenda. Pero huwag muna tayong pakakasiguro lalo pat hindi natin alam ang panahon kung kailan aatake ang mga aswang. Baka nagpapalamig lang yung mga yun. Tama ka, Itay. Siguro nagpapalamig lang yun. Siya nga pala, pupunta po pala ako mamaya sa palengke, inay. Ako na po ang bibili ng mga kakailanganin natin. Saka, bibili na rin ako ng mga prutas at gulay para lulusog pa lalo yung kapatid ko sa tiyan nyo. Eh, mabuti naman kung ganon, Dino. Huwag mo kong kalimutang bilhan ng hilaw na saging, ha? Tapos, samahan mo na rin ang maraming bagoong na alamang at saka maraming sili. Sa dinami-rami ng pwede mong paglihian sa anak ko, bagoong pa, Lenda! Hay, huwag mo nga akong pakialaman, Rigor. Baka gusto mong sa labas ka matulog mamaya. At saka, anak natin, hindi lang sa'yo. Kung makapagsalita, kaya kala mo naman ikaw ang iire. Ay, grabe ka sa akin, Lenda, ha? Sige na, lakad na din, no? Dahil gagawang pa namin ng iyong ina ng paa ang kapatid mo. Hay, Rigor! Napakabastos ng bibig mo. Sa labas ka mamaya matulog. Huwag mo nang pakinggan ang Itay mo, Dino. Sige na, bumili ka na sa palengke. Hindi na ako pumalagpas sa sinabi ni inay. Kagad ako nagbihis ng ngingiti-ngiti dahil sa kakulitan nila. Kahit mga kapwa may edad na ang mga magulang ko, ay nakakatuwa pa rin sila kahit papaano. Alam ko kasing nagkukulitan lang silang dalawa. Agad kong hinanap sa palengke ang mga kailangan kong bilhin, lalo na ang mga bili ni inay. Hindi ko pwedeng kalimutan yon dahil baka isama niya ako kay Itay sa labas na matulog. Pagkatapos kong mamili ay naglibot-libot na muna ako. Nang makaramdam naman ako ng paggabagot ay naisipan ko ng umuwi. Pauwi na ako nang makita ko si Katiban sa daan. May bit-bit siyang sako. Nanlaki ang mata ko nang makita ang sakong binibit-bit nito na may tumutulong pulang dugo. Hindi ako nagpahalata sa kanya dahil baka kung ano ang isipin. Kinausap ko siya ng natural. Oh, Katiban, saan po kayo pupunta? Bakit ka po may dalang sako? Galing ako sa pangangaso. Nakahuli kasi ako ng baboy rabo kaya kinatay ko na. Kesa naman pasanin ko pa ng buo. Napakabigat nun. Itong katay na, nabawasan na dahil namigay ako sa mga kababaryo natin na nadaanan ko. Ganun po ba, Katiban? Mabuti naman at sinwerte ka ngayon. O sige po, mauna na ako sa inyo dahil magagabi na rin . Sige, mag-ingat ka sa daan din . Ginitian ko lang si Katiban at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pagdating ko sa bahay ay nakita ko kagad ang tuwa ng mukha ni inay. Kagad kong niluto ang pinabili nitong saging na hilaw sa akin. Nang maluto na ay napapangiwi kami ni Itay habang pinapanood namin si inay na kumakain ng saging. Pakiramdam ko kasi ay mapakla yun. Pero sarap na sarap siya at isinasawsaw pa niya sa bagoong. Kinagabihan ay matagal bago kami nakatulog. Nag-uusap lang kami ng kung ano-ano. Hanggang sa nagulat na lang kami nang bigla kaming nakaamoy ng tila ba hindi kaaya-aya. Kagad akong ginapangan ng takot sa katawan.
Nagkatinginan kami ni Itay. Kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay. Naguguluhan pa si Inay kung bakit. Pero nang sumenya si Itay na huwag maingay, ay naintindihan na ni Inay yon. Nakita kong binalot na rin ng takot si Inay. Huwag kayo maingay. Nandito lang sa paligid ang aswang. Mukhang pinagmamasdan lang tayo. Landa, pumasok ka na sa kwarto natin. Bilis! Huwag ka maglala. Hindi na basta-basta mabubuksan ng bintana natin kasi talagang ipinako ko na yon. Tinadtad ko ng pako. Natatakot ako, Rigor. Paano kung... Tapangan mo lang ang loob mo, Lenda. Pangako. Panghuling aswang na itong tutugisin namin ang anak natin. Dahil tsak na hindi na yan sila uulit. Mauubos talaga ang lahi nilang yan. Tama si Itay, Nay. Ikalma mo lang ang sarili mo. Magtiwala ka lang sa amin. Pagkatapos nito wala na. Babalik na ulit sa dati ang lahat. Tumangutango na lamang si Inay sa sinabi ko at pumasok na siya sa kwarto. Kagaya ng dati, itakmuli ang kinuha ni Itay habang sa akin ay buntot pagi at isang may kaliitang punyal. Halos mapasigaw si Inay nang biglang may bumundol sa aming pintuan na tila ba gustong may pumasok. Hinawakan ko mabuti ang hawak kong buntot pagi at kinapa ko ang punyal na sinuksok ko sa tagiliran. Sumenya si Itay na huwag kaming maingay. Binundol ng nilalang na yon ang aming pintuan. Habang kami ni Itay ay nakaabang na sa posibleng mangyari kapag masira na ito at tuluyan na makapasok ang aswang. Nang magtagumpay ang aswang na sirain ang pinto ng bahay namin, biglang pumasok ang nilalang. Hindi na nagsayang ng oras si Itay at kagad niyang hinataw ng malakas gamit ang itak ang kamay ng aswang na yon. At nang tamaan ay pumalaho kagad ito ng sakit. La, di umilag, ingot. Nang lumundag ang aswang ay hindi na namin ito binigyan pa ng pagkakataon na manlaban. Hinataw ito ng itak ni Itay habang ako naman ay walang habas na pinag-aampas ito ng buntot pagi. Nang makita kong pumapalag pa ito, ay hindi ko talaga tinantana ng paghataw gamit ang buntot pagi. Nag-iikutan kaming tatlo sa buong bahay. Nagkakandalaglag na ang mga display. Nababasag na ang mga babasagin dahil inihahagis ng aswang sa amin. Ang kapal ng mukha mo! Nagbabasag ka pa talaga? Ubusin mo pa yung gamit namin dito sa bahay? Loko ka! Nandisik ang mga mata ng aswang at umangil pa ito. Pagkatapos ay pumunta sa kusina. Dinampot ang mga kasangkapan doon at saka ibinalibag sa amin. Panay ang ilag namin ni tatay. Nagtatago na kami sa likod ng mga upuan. Hindi kami makabuelo ng atake dahil tsak na buko lang abot namin kapag sinalubong ang lumilipad ng mga gamit. Maya-maya ay nakita kong lumabas ng kwarto si nanay. Bit-bit niya ang flashlight. Binuksan niya yun at itinutok ang liwanag ng flashlight sa mga mata ng aswang. Umatungal ng malakas ang aswang. Dalian niyo! Habang silaw pa yan, hatawin niyo na, dali! Bilis din na! Sugod! Opo! Mabilis ang kilos namin ni Itay nang sugurin ang aswang. Panay ang ilag niya sa itak ni Itay. Kaya ako na ang humataw ng humataw gamit ang buntot pagi. Nakita namin ni Itay ang lalagyan namin ng asin na natumba sa sahig. Pinulot niya yon at saka sinabuyan ng asin ang aswang. Lalong umatungal sa galit ang aswang. Bigla niyang nahawakan ang dulo ng buntot pagi. Hinigit niya ng biglaan dahilan para mahatak ako. Nahablot niya ako at saka ibinalibag. Tumama pa ako sa upuan bago bumagsak sa sahig. Dino! Anak! Ayos lang po kay Tay. Huwag po kayo mag-alala. Sugurin niyo na po ang aswang at baka tumakas uli yan! Ibinaling uli ni Itay ang atensyon sa aswang. Ipinagpatuloy niya ang pagsasaboy ng asin. Nang maubos na, ay muli na naman itong hinataw gamit ang itak. Pero mas naging maliksi ang kilos ng aswang na yon. Patalon-talon siya habang papalapit kay Itay. Kumapit pa siya sa kahoy sa bubong at nanlalambitin sa kanya sinipa ang tatay ko. Natamaan si tatay sa mukha at napaatras siya.
muli pa siyang sinipa at daylan para mapasubsob si Itay sa sahig. Kumuha naman ako ng buwelo at tinawakan ko ang paa ng aswang. Buong lakas ko siyang inihagis at wala na akong pakialam kung saan siya tatama. Pagbagsak niya sa sahig, biglang nagbagong anyo niya. Bumalik siya sa pagiging tao at dun ko na siya nakilala. Ha? Katiban? Hindi ako makapaniwala na ang lalaking aswang pala na matagal na naming hinahanap ay walang iba kung hindi si Katiban. Maging si Inay ay halatang gulat na gulat sa nasaksihan. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit hindi malang nagulat si Itay. Matagal ko nang alam na aswang si Paring Tiban. At ako lamang ang nakakaalam noon. Matagal na kami magkaibigan kung kaya't walang lihiman. Dati, hindi yan siya nang bibiktima ng mga tao eh. Pero ngayon, biglang nagbago. Aswang pala si Tiban, Rigor. Bakit hindi mo sinabi? Kung ganun eh, siya pala yung aswang na naninilip sa akin. Siya rin ang pumatay sa mismong anak niya, na si Hope. Kung kaya't galit na galit ako sa kanya. Napakahayop niya. Sarili niyang anak, pinatos pa. Kung hindi ko siya papatayin, alam kong ikaw ang isusunod niya, Lenda. At yun ang hinding-hindi ko papayagang mangyari. Kung alam ko lang na siya pala ang pumatay kay Hope, Itay, ako na mismo sanang pumaslang sa kanya. Kahit umagang umaga at kahit hindi siya nagpapalit ng anyo. Napakahayop mo, Katiban! Wala kayong alam. Hindi niyo alam ang hirap ng pagiging aswang. Ang kalam ng tiyan namin para kaming nababaliw. At kapag nagugutom kami, hindi na namin napipigilan ang aming sarili. Nung unang beses na makita ko ang sanggol sa una kong biktima, lagi akong naglalaway sa sarap ng karning yon. Hindi ko napipigil ang sarili ko kapag naamoy ko. Hindi karne ang sanggol. Sira ulo ka ba? Tao sila. Tao! At hindi ako papayag na biktimahin mo ang kapatid ko. Papatayin muna kita! Galit na galit kong nilusob si Katiban. Bago pa ako makalapit sa kanya, ay kaagad siyang nagpalit-anyo sa pagiging aswang na tao. Sinalubong niya ako at sinakmal. Nakagat niya ako sa kanang balikat. Malakas akong napasigaw. Hinawakan ko ang ulo niya dahil ayaw niyang akong bitiwan. Habang pilit ko siyang inilalayo sa akin, ay lalo lang niyang ibinabaon ang mga ngipin niya. Dina, anak ko! Bitiwan mo siya! Animal ka! Bitiwan mong anak ko! Galit na hinablot ni Inay ang nakatumbang bangko na malapit sa kanya. Inihampas niya yon kay Katiban, dahilan para mabitiwan niya ako. Pareho kami bumagsak sa sahig. Susugurin pa sana ako ni Katiban pero pinag-aataw naman siya ni Itay gamit ang buntot pagi na pinulot niya sa sahig. Hindi na siya tinigilan pa ni Itay. Inubos niya ang kanyang lakas sa paghataw. Kitang-kita ko ang galit ni Itay. Naglalabasan ng litid at ugat niya sa mukha. Nang mapagod ay sandali siyang nagpahinga. Nakita ko naman si Katiban na nakasuksok sa sulok ng bahay namin at humihingal. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa amin. Parang nagpapahinga lang din siya saglit at naghahanda uli sa pag-atake. Maya-maya ay napatingin si Katiban kay Inay. Nanlaki na ang mga mata ko dahil naisip kong balak niyang sugurin si Inay dahil wala siyang bantay. Nakatayo lang siya sa pintuan ng kwarto. Malakas kong sinigawan si Itay nang susugod na si Katiban. Sabay kami sumugod ni Itay para harangan si Katiban. Iniharang ni Itay ang kanyang sarili para maprotektahan si Inay. Rigor! Tay! Dali, Dina! Kunin mong itak! Saksakin mo siya! Habang yakap-yakap ko ang hayop na ito, hindi ko siya bibitiwan! Kagad kong pinuntahan ang itak ni Itay na malapit sa kusina. Ilang dipa ang layo nun. Nang damputin ko ang itak, sabay namang sumigaw ng malakas si Itay. Natarantan na rin si Inay at umiiyak na siya. Nang lumingon ako, nakita kong nakasakmal na si Katiban sa tagiliran ni Itay. Walang iya ka talaga! Nagawa mo pang manakmal! Itong sayo! Dali-dali kong itinarak sa likod ng aswang ang itak. Napabitaw ito sa pagkakasakmal kay Itay. Napatingin na lang kami nang bumagsak ito sa sahig at maya-maya ay nagbalik na sa anyong tao.
humihingal si Katiban. Pagkakarinig ko ay para siyang umiiyak. Kumakalat na ang dugo niya sa sahig. Nagahalo na ang galit at awa ko sa kanya. Patawad, pre. Alam mong hindi ko gusto ang nangyayaring ito sa akin. Hindi ko talaga kaya ang mga nangyayari. Mas gugustuhin ko na lang ang mamatay. Patayin mo na ako. Tuluyan mo na ako, pare, para hindi na ako mahirapan pa. Dadalhin ka namin sa barangay para malaman nila ang katauhan mo. Matagal na kitang pinagtakpan, pero hindi na ngayon. Wala na akong awang natitira sa iyo, Tiban. Sige, iharap mo ako sa kanila para maging bayani kayo ng pamilya mo. Tapos sa harap nila, saka mo ko bawian ng buhay. Pakiusap, ayoko na ito. Hindi na ako nakakatulog sa gabi dahil sa konsensya. Lalo na nang mabiktima ko ang sarili kong anak. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Sige, Dino, talian na natin siya. Tapos dalilan natin siya sa barangay. Pagdating namin sa barangay, ang lahat ay nagtaka nang makita si Katiba na nakatali. Hindi pa sila makapaniwala nang sabihin namin sa kanila na aswang ito. Nasaan yung tao si Katiban at sobrang nanghihina na dahil sa pagod at mga sugat. Namumutla na rin siya dahil sa mga dugong nawala sa katawan niya. Lahat ng mga matang nakatingin sa kanya ay nakita kong nalulungkot at naaawa. May isa pang nagtanong kung paano daw namin mapapatunayan na aswang nga si Katiban. May isa namang nagdala ng asin at bawang. Isinaboy niya yung kay Tiban. May isang nagsaboy din ng holy water. Hindi nila tinigilan si Katiban hanggang sa umatungal na nga ito. At maya-maya ay nagsaan yung aswang na ito. Galit na galit siya habang umaangil. Pilit na kumakawala sa pagkakagapos at gustong sugurin ng mga tao. May isang lalaking iniamba ang dalang itak dahil natakot nang makita ang pagsasaaswang ni Katiban. Nakita ko mga mata ni Katiba na parang natutuwa nang makita niya ang itak na yon. Nang biglang nakakawala si Katiban, dali-dali siyang tumakbo at itinusok ang sarili sa itak. Kitang-kita ko ang pagtagos ng itak sa kanyang dibdib. Talagang itinarak niya ang itak na yon sa kanyang puso. Lahat kami ay napapikit nang makitang ginawa yon ni Katiban. Kahit si Itay ay nakita kong tumulo rin ang luha nang makita ang kaibigan niyang binawian ng buhay sa harapan naming lahat. Nang tuluyan ng mamatay si Katiban, inihiga siya ng isang tanod sa lupa saka tinakpan ng sako ang katawan. Sabi niya, hayaan na daw namin na kunin ng pamilya niya ang kanyang bangkay. Pagkatapos noon ay pinauwi na kaming lahat sa kani-kanilang bahay. Pagod na pagod kami at halos hindi mag-imika na makauwi. Alam kong pare-pareho kaming nalungkot sa nangyari. Talagang kinurot ang puso ko noon, Kabanong, pero wala akong magagawa. Sumasalakay at kumakainan ng tao si Katiban. Saka isa pa, siya rin naman ang kumitil ng buhay niya. Bago pa siya nawalan ng buhay, nagawa pa niyang sabihin sa lahat na sa pamilya niya. Siya lang ang aswang, kaya huwag na raw idamay pa ang kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa barangay para makibalita sa kapitan. Sinabi nitong kinuha na ng pamilya ang bangkay ni Katiban. At nagpasya na rin daw ang pamilya nito na lumipat sa ibang lugar para makaiwas sa chismis. Mula pa pagkabata ay kilala ko na si Katiban, kaya kahit mahirap mang tanggapin na isa pala siyang aswang, ay wala kaming magagawa. Lumipas pa ang ilang mga buwan hanggang sa tuluyan ng mga anak si Inay. Sobrang tuwa ako, lalo pat isang maganda at malusog na batang babae ang iniluwal niya. Palagi kong karga ang kapatid ko. Palagi ko siyang kasama kahit saan ako magpunta. Masaya na kami at payapa na uli ang buhay namin.
balik na uli sa normal ang lahat. Ang sabi ni Itay, may mga aswang pa rin daw sa lugar namin pero dahil sa takot ng mga ito, nanahimik na lang sila. Kaya si Itay, nanahimik lang din siya. Sabi niya kasi, tao rin ang aswang. Hanggat hindi ito nang bibiktima ng tao, hindi naman sila kailangang patayin. May karapatan pa rin silang mabuhay. Hanggang dito na lamang po, Kabanong, ang aking kwento. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay buhay ng aking naging karanasan. Wakas.